Pilipinyana, hindi madaling isuot. Karaniwang makati ang tela at ang manggas, mabusisi. Ang saya kailangan laging mahaba. Pero nang dahil kay Pitoy Moreno, ang suot Pilipinyana sumikat at naging parte na ng alta sociedad. Sa mga espesyal na okasyon sa ating lipunan, lalo na yung dinadaluhan ng mga VIP at alta sociedad, masusing binabantayan ang kanilang mga kasuotan. Sa ganitong mga pagkakataon na ipamamalas ng mga bisita, hindi lang ang kanilang forma o galing sa pagdadala ng damit, kundi higit lalo na ang kanilang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanilang kasuotan. Pilipinyana, istilo ng pananamit na talagang sariling atin. Nagmula pa sa sinaunang mga damit ng ating mga ninuno. Katulad halimbawa ng terno, ang pinagmula nito, Maria Clara. Ang dating tatlong piraso ng damit, ginawang iisa. Ang manggas mula maluwag, naging mas may korte at lalong pinatigas. Walang dudang ang nagpasikat ng husto sa terno, si Imelda Marcos. Paano nyo naisip na yung kapis na ginagawa mong bintana o mga handicraft, eh pwede rin mo palang gawin damit? I showed it. Sa ngayon, marami na ulit ang nagsusuot nito. Dahil na rin sa pagsisikap ng fashion designer na si Pitoy Moreno. The sleeves has to blend with it, this skirt. Mm-hmm. Hindi pwede alam malaki-malaki sa tapos nagkano siya rito. It has to blend. Kailan ho nagsimula itong inyong, if we can call it, a love affair with the Pilipinyana costume? Maliit pa ako, nakikita ko yung damit ng nanay ko. Hinahatak ko, tinitignan ko. Bata pa ako, mga 5 years old, 7 years old. Hinahatak ko yung mga termo niya, isang buong aparador. Afterwards, she's so happy already that I was able to make equal or even better sometimes. When I was just starting, I noticed that everybody has the same concept of fashion abroad in Europe. It was so popular in America, no? So I felt that I should do something more Filipino. Nationalistic ho ba kayo? Talagang makabayan ho kayo noon-noon pa? Lahat ng damit ko inspired by the Philippine costume. Ang reklamo lang ho sa Pilipinyana costume, makate, mahirap isuot. Eh, paano hindi marunong magdala? Di ba? Hindi niyo dinadala. Pag dinadala nila ng terno, pinapalakpakan sila. So, hindi lang ho Filipino design ang prinomote nyo, pati Philippine material, no? Yes, Philippine fabric. Because with my 43 fashion shows abroad, they always look for the Philippine materials. Halos buong buhay at karir ni Pitoy nakalaan sa pagpapalaganap ng kasuotang Pilipinyana, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Nagsagawa siya ng mga fashion show sa maraming bansa sa halos buong daigdig, kung saan ipinamalas niya ang ganda ng habing Pinoy o yung mga tela o fabric na mula sa sarili nating mga materyales. And nobody could argue with it. Even the foreigners, they loved it. No, tuwan-tuwa sila. So you put the Philippines in the international fashion map? I would not. Hindi ko sasabihin yun. Kung sasabihin mo, tatanggapin ko. Naging kliyente niya hindi lang ang mga who's who o mga prominenteng dilag at ginang sa ating lipunan, kundi pati ang mga presidente, prime minister, first ladies, mga hari at reyna ng malalayong lugar. Tinawag siyang fashion czar in Asia, pero para kay Pitoy, ang tunay na hari, hindi siya, kundi ang kanyang mga likha. You're so humble, pero sabi ho nila kayo ang fashion czar in Asia because of what you've done for the Pilipinyana. And it's well appreciated, mga tao sa abroad.
ay, how beautiful, ay, can bonita. Lahat sila, all the prices. Kaya natutuwa yung mga Pilipina natin. Instead of nagugulo sa pagbili ng evening dress doon, nag-o-order sila rito. Kamakailan, nasa balita si Pitoy. Kuno-question ang pagkapanalo niya ng pinakamataas na parangal para sa alagad ng sining, ang National Artist Award. Si Pitoy Moreno, yung kanyang kategoryang kinabibilangan ay isang kategoryang hindi pa gaanong tanggap ng ng art community. Dahil meron mga artista na nagsasabi na iba yung dressmaking sa isang sining. Dressmaking craft, no? Paggawa ng isang bagay. Nauna ng pinarangalan ng National Artist Award ang yumaunang fashion designer na si Ramon Valera. Wala raw kaso kay Pitoy kung may mga taong tutol sa pagkakapili sa kanya bilang national artist. Ano hong naramdaman niyo when people were questioning? I take it kung ayaw nila, bakit ka naman mag-ano. Okay, it's not the only thing that I'm doing, no? That's not the only prestige that you received, no? Mm-hmm. Hindi naman, that is not, I look at that differently. But on the other hand, there are people who believe that you've done so much to promote. Baka friends ko lang. Sa ngayon, tuloy ang kanyang misyon na ipagmalaki ang kasuotang Filipiniana. Sa panahong maraming bagong usbong ng mga fashion designers sa Pilipinas, umaasa siyang sana'y huwag itong makalimutan sa kabila ng mas mabilis na paglaganap ng kung ano ang uso, nangangarap siyang sana makalaban at makahanap ng respetadong estado ang disenyong Pinoy sa pananamit. Gusto ko naman na tignan nila the design of as a Filipino. Huwag naman yung nasa abroad. Magagaling ang mga young designers, pero kailangan tumingin naman sila sa atin. It's a material that they can be very proud of.